Yuck! Aalis na ako. Ayan yung paa, oh! Inay! Ayoko na! Ayoko na! Hi guys! Samahan nyo naman ako ngayon magpatubo ng apple from seed. So ito lang yung mga basic step. Una, place the seeds in a container with tissue paper or paper towel, kung ano man ang available sa inyong mga bahay. So, ihilera nyo lang yan sa container and then later on ay lalagyan na natin or ating i-cover to ng layer of tissue paper or paper towel. So, kailangan diba nakakover yan to make sure na talaga naman mababasa natin yan sa pamamagitan ng paglalagay natin ng small amount of water. So, babasain nyo yung i-cover natin na tissue paper to make sure na meron silang pagkukuhanan ng moisture or water para sila ay lumaki. Diba? Ang dali lang. And then, i-cover na natin yan and store inside your refrigerator for 2 weeks. Now, kailangan natin ang refrigerator kasi dun tumutubo ang ating mga apos. Ngayon, pagkatapos ng 2 linggo, makikita na natin na may tumutubo na ng mga binhi na pwede na nating i-transfer. So, yan. Kailangan lang natin ng simpleng plastic cups. Lalagyan lang natin ng soil and then dun natin ilalagay mismo yung ating pinilas na paper towel or tissue paper. Yan, napakadali lang ng procedure na to. So, ulit-ulitin nyo lang yan. Depende sa dami ng seedlings na tumubo. So, ulitin ko, Fuji apple, yung aking ginamit dito. But you can use other na mga types of varieties ng apples na meron sa lugar nyo. Pwede diba yung mga iba't ibang klase, merong maliliit na apples. So, ito pala, hindi ko muna tatanggalin yung bilog na yan. To make sure na maipapakita ko sa inyo, magsilbing marking ito, na talaga namang tumutubo itong aming tinanim, di ba? So yan, ang gagawin nyo lang yan, again, lagyan lang yung plastic cups ng soil, ng enough amount ng soil, and then, kukunin nyo uli yung ating seedlings. Now, huwag nyo nang tanggalin yung tissue paper para hindi masira yung roots na tumutubo sa pagitan ng mga tissue paper, di ba? So, para na rin mas madali at hassle-free na hindi nyo na kailangan tanggal-tanggalin yan. So, after that, na may place nyo na on top of that soil, kailangan ulit natin na lagyan ng another layer or nang tatakpan natin yung ibabaw niyan ng lupa. Yan. So, baka magtaka kayo bakit ang dami or ang taas ng portion na may lupa dun sa baba ng plastic cups. Ayon ay para ma-ensure natin o masigurado natin na tutubo at may enough space na paglalakihan yung ating roots. Okay? So, kailangan yun lagi yung lagyan ng tubig every day. Okay, yan. So, napakadali. Kahit sino kayang gawin yan. Now, after 1 week, makikita nyo na mas lalong dumadami yung kanyang mga dahon. So, that is a very good sign na talaga namang healthy at aasahan natin na may kung sa ano ba eh, may future talaga na tutubo itong apple na to maging sa ating mga tahanan. Diba? Hindi lahat nakakapagpalaki nito, hindi lahat nakakapagpatubo. So, alam natin ang apples coming from other countries, pero in this case, pwede nating masabi talaga na pwede palang tumubo ito kahit sa mainit na temperature na meron tayo sa Pilipinas. At kailangan lang nating hintayin itong lumaki na sapat na gulang para mailipat natin siya in another container. Diba? So, iyan lang yung ilan sa mga napatubo ko. Yan. Ngayon, tingnan nyo, diba? After couple of weeks pa rin, okay, nakikita natin na habang tumatagal, lumalaki, humahaba yung mga stems at dumadami pa yung ating mga dahon. So, very good yon. Pero lagi nating iisipin at tatandaan na kailangan din natin yan diligan daily kasi kailangan yun ng ating mga seedlings na kagaya nito ng apple.
okay yan. Hindi naman nangangailangan na lagi nyo siyang ilalagay sa napakalamig na lugar. So, yung umpisa lang yon dun sa pagpapatubo pa lang natin ng seedling. And alam nyo ba guys, pwede nyo rin itong gawin directly. Okay? Lulubog nyo lang yung seed dun sa lupa, pero hindi advisable gawa ng, syempre yung mga lupa natin ngayon hindi naman kasing ganda ng before, so yan, kailangan natin make sure na mas maganda yung kanyang paglalakihan. Ngayon, ililipat na natin siya sa mas malaking container. Okay? Ang advantage lang kasi ng ginagawa natin na to na hindi directly, mas nai-ensure natin yung malaking percentage or chance na tutubo yung ating seedling. Diba? Kasi hindi naman natin masyadong makita pag dinirect natin sa lupa kung tutubo agad siya. Pero dito, everyday mamomonitor natin yung kanyang growth and development. Mas malaki ang chance niyang mag-survive. Now, after 1.5 months or 6 weeks, eto na ang itsura ng ating apple. Diba? Promising! Magaganda yung dahon niya, lumalaki siya, mas dumadami pa. And that is a very good indicator na meron talaga na possibility na makapagpatubo tayo ng apple tree dito sa ating bansa. Ayan! Diba? Konting tiyaga lang guys. And take note, once in a while, always check nyo na baka may mga insekto, may mga gumagapang, so tatanggalin nyo yan. At guys, isa pang tip, yung mga pinagkainan nyo, lalagyan nyo lang dyan sa ibabaw para magdagdag ng nutrients. Ako, hindi ako gumagamit na kahit anong fertilizer in this case. Okay? So, I hope guys na nakatulong ako sa mga gustong magtanim ng apple tree dito sa ating bansa. So, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Love Sweet Life. Thank you and God bless!